Bea Alonzo naging bukas sa kanyang huling breakup. Isang taon na ang nakalipas nang makipaghiwalay si Bea Alonzo sa kanyang huling boyfriend at ngayon ay mas naging bukas na ang aktres na pag-usapan nito dahil siya ay nakamove on na sa kanilang relasyon. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Binuksan ni Bea Alonzo ang kanyang sarili sa unang pagkakataon upang pag-usapan ang hiwalayang yumanig sa mundo ng showbiz, mahigit isang taon na ang nakalilipas. Sa panayam ni Bea kay Jitri San Diego, binalikan ng kapamilya star kung paano niya nalaman isang taon na simula na mangyari ang pag-ghost sa kanya ng ex-boyfriend. Nagulat din ako, actually alam mo yung nagpaalala sa akin Jitri na ghost kasi ako nung first day ng scriptwriting workshop ko with Ricky Lee, ani Bea. Pagpapatuloy pa niya, naaalala ko kasi yung buong araw parang 10 a.m. yung class, tapos pumunta ako doon, tapos syempre may mga nangyari before that. Pumunta ako na akala ko may kikitain pa ako after, tapos wala na pala. Dagdag pa ni Bea, so nag-celebrate kami ng first anniversary ng batch namin and then I remembered, naalala ko yung damit na to, yung mukhang yan, grabe. So sabi ko, 1 year na. Parang gusto kong mag-happy Halloween sa mga tao. Agad namang ipinaliwanag ni Bea kung bakit hindi na siya nag-aalangang gamitin ang salitang ghosting at kung bakit mas bukas na siyang pag-usapan ang tungkol sa nangyari sa kanya. Ibig sabihin, move on na ako, kaya nasasabi ko na ng ganun-ganun na lang, ani Bea. Nang ungkati ni Jitri ang mga memes na kumalat kung saan ikinukumpara ng mga netizens ang mga sarili nila sa aktres na iniwan pa rin kahit na binayaan ng ganda, agad itong sinagot ni Bea nang wala sa ganda yan. Hindi rin maiwasang itanong kay Bea kung alin at kailan ang pinakamasakit na breakup sa tanang buhay niya. Pag-amin ng kapamilya star, labis siyang nasaktan sa nangyari sa kanila ng huling ex-boyfriend niya dahil bigla na lamang nitong iniwan siya ng walang dahilan. Siguro the last one that happened to me without any reason why. I don't even know what I did. I feel like it wasn't fair because kung may mali ako, sana may tama ako. Yung parang feeling ko, it's just having no respect for the relationship, siguro yun yung pinakamasakit, ani Bea. Bagamat hindi na idinetalye pa, inamin ni Bea na hindi ang breakup kundi ang mga naging kaganapan bago mangyari ang hiwalayan ang pinakamasakit para sa kanya. I think it's not just the ghosting part that's painful. I think it's the chapter leading to that, pagbabahagi ni Bea. Ayaw na umanong magsalita ni Bea tungkol sa issue, ngunit naisip niya na baka sakaling makatulong ito sa may mga pinagdadaanang katulad niya. Ayon kay Bea, nag-gaslight o na manipula siya ng kanyang ex-boyfriend at pinaramdam na tila para siyang basura. I don't want to get in trouble pero baka makatulong din sa mga nanonood. But have you ever heard of the term gaslighting? Hindi lang ako ginos. I was gaslighted. I felt like garbage. I felt like I was worthless. So I guess yun yung resentment ko, more than just the ghosting part, ani Bea. Sa ngayon ay pinag-iigihan ni Bea na matutunan patawarin ang kanyang sarili dahil sa desisyon nito kung saan hinayaan lang niya nasaktan siya ng ibang tao. Actually, yung forgiveness nga, it was maybe I am working on being able to forgive myself rather than allowing somebody to treat me that way, aniya. Dagdag pa ng kapamilya star, I felt like hindi ko rin pinrotektahan yung sarili ko as a woman. Parang I am finding it hard to forgive myself for allowing myself to go through that. Hindi man nabanggit ni Bea ang pangalan ng kanyang ex, naging malaking usapan sa showbiz ang naging breakup nila ni Gerald Anderson noong isang taon na siyang huli niyang nakarelasyon. Sinabi ni Bea noon na bigla na lang di na nagparamdam ang aktor sa kanya at di na sila nag-usap pa. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.